Leviticus, ang handog na sinusunog. Unang Kabanata. Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng toldang tipanan para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihahandog niya at ito'y tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos kakatayin niya ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon at ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar sa bandang pintuan ng toldang tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Pagkatapos mabalatan at hiwa-hiwain ng naghahandog ang baka, ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ay magpapaningas ng apoy sa altar at lalagyan ng panggatong na inayos ng mabuti. At ilalagay nila ng maayos sa apoy ang mga hiniwang karne, pati ang ulo at taba. Pero huhugasan muna ng naghahandog ang mga lamang loob, ang mga hita, at pagkatapos susunugin ng pari ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag tupa o kambing ang iaalay ng tao bilang handog na sinusunog, kailangan ding lalaki at walang kapintasan. Kakatayin niya ito sa presensya ng Panginoon doon sa gawing hilaga ng altar. At ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. At pagkatapos na hiwa-hiwain ito ng naghahandog, ilalagay ito ng maayos ng pari sa apoy, pati na ang ulo at taba. Pagkatapos, huhugasan ng naghahandog ang mga lamang loob at mga paa, at saka ibibigay sa pari para sunugin sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag ibon ang iaalay ng isang tao bilang handog na sinusunog para sa Panginoon, kinakailangang kalapati o bato-bato. Ito'y dadalhin ng pari sa altar. Pipilipitin niya ang leeg hanggang sa maputol at patutuluin ang dugo sa paligid ng altar. Ang ulo nito ay susunugin doon sa altar. Pagkatapos aalisin niya ang butsi at bituka nito at ihahagis sa gawing silangan ng altar sa pinaglalagyan ng abo. At pagkatapos, bibiyakin niya ang ibon sa pamamagitan ng paghila ng mga pakpak nito. Pero hindi niya paghihiwalayin at sa kanya susunugin ang ibon doon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Handog ng pagpaparangal sa Panginoon. Ikalawang Kabanata. Kapag may nag-aalay ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon, gagamitin niya ang magandang klaseng harina at lalagyan niya ng langis at insenso. Dadalhin niya ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Kukuha ang pari ng isang dakot na pinagsama-samang harina at langis at susunugin niya ito sa altar kasama na ang insenso na inilagay sa harina. Susunugin niya ito na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang natirang harina ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. At ito ang pinakabanal na bahagi na mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Kapag may naghahandog ng tinapay na niluto sa horno para parangalan ang Panginoon, kailangang gawa ito sa magandang klaseng harina at hindi nilagyan ng pampaalsa. Maaaring maghandog ng makapal na tinapay na hinaluan ng langis o ang manipis na tinapay na pinahiran ng langis. Kung ang tinapay na ihahandog ay niluto sa kawali, kinakailangang gawa ito sa magandang klaseng harina at may halong langis, pero walang pampaalsa. Pipira-pirasuhin ito at lalagyan ng langis. Ito'y handog ng pagpaparangal. Kung ang tinapay na ihahandog ay niluto sa kawali, kinakailangang gawa ito sa magandang klaseng harina at nilagyan ng langis. Ang ganitong uri ng mga handog ay dadalhin sa pari para ihandog sa Panginoon doon sa altar. Babawasan ito ng pari at ang ibinawas na iyon
ay susunugin niya sa altar na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang natirang harina ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. At ito ang pinakabanal na bahagi na mula sa handog sa pamamagitan ng apoy na inihandog para sa Panginoon. Huwag kayong mag-alay ng mga handog na may pampaalsa bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. Dahil hindi kayo dapat magsunog ng mga pampaalsa o pulot sa inyong pag-aalay sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. Maaari ninyong ihandog ang pampaalsa o pulot bilang handog mula sa una ninyong ani, pero huwag ninyong susunugin sa altar. Lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog ng pagpaparangal, dahil ang asin ay tanda ng inyong walang hanggang kasunduan sa Panginoon. Kaya lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog. Kapag maghahandog kayo mula sa una ninyong ani para parangalan ang Panginoon, maghandog kayo ng mga giniling na butil na binusa. Lagyan ninyo ito ng langis at insenso. Ito'y handog ng pagpaparangal. At mula sa handog na ito'y kukuha ang pari ng giniling na butil na nilagyan ng langis at insenso at susunugin na pinakaalaala sa Panginoon. Ito'y handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Handog para sa mabuting relasyon. Ikatlong kabanata. Kapag may naghahandog ng baka bilang handog para sa mabuting relasyon, kinakailangang ang ihahandog niya sa presensya ng Panginoon ay walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng baka na ihahandog niya, at pagkatapos, papatayin niya sa may pintuan ng toldang tipanan. At iwiwisik ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar. Kukuha ang pari ng bahagi na susunugin niya para sa Panginoon. Kukunin niya ang lahat ng taba na nasa loob ng tiyan, at ang nasa lamang loob, ang mga bato, at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang mga ito'y susunugin ng mga pari sa altar, kasama ng handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kung ang ihahandog niya para sa mabuting relasyon ay tupa o kambing, lalaki man o babae, kinakailangang ito'y walang kapintasan. Kung maghahandog siya ng tupa sa Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin niya sa harap ng toldang tipanan. At iwiwisik ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar. At mula sa handog na ito'y kukuha ng bahagi na susunugin para sa Panginoon. Ang mga taba, ang buntot na mataba na sagad sa gulugod ang pagkakaputol, ang lahat ng taba sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang lahat ng ito'y susunugin ng pari sa altar bilang handog na pagkain. Ito'y handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Kung maghahandog siya ng kambing sa presensya ng Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa harap ng toldang tipanan. Iwiwisik ng paring mula sa angkan ni Aaron ang dugo nito sa palibot ng altar. Pagkatapos, kukuha ang pari ng bahagi na susunugin niya para sa Panginoon mula sa handog na ito. Kukunin niya ang lahat ng taba sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang lahat ng ito'y susunugin ng pari sa altar bilang handog na pagkain. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang lahat ng taba ay sa Panginoon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ang susunod pa ninyong mga henerasyon. Ang handog sa paglilinis. Ika-apat na kabanata. Nag-utos din ang Panginoon kay Moises na sabihin sa mga taga-Israel na ang sinumang makalabag sa kanyang utos nang hindi sinasadya ay kinakailangang gawin ito. Kung ang punong pari ang nagkasala nang hindi sinasadya, at dahil dito ay nadamay ang mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog sa paglilinis. Dadalhin niya ang toro sa presensya ng Panginoon doon sa pintuan ng toldang tipanan, at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at sa kanya ito papatayin.
Kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda. Ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 beses sa harap ng tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na pagsusunugan ng insenso sa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang dugo ng toro ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito'y malapit sa pintuan ng tolda. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba sa lamang loob ng toro, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ganito rin ang gagawin sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, ang mga ito'y susunugin ng pari sa altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Pero ang natitirang bahagi ng hayop, katulad ng balat, laman, ulo, mga paa, at nasa loob ng tiyan, pati na ang lamang loob, ay dadalhin sa labas ng kampo at susunugin sa lumalagablab na siga ng mga kahoy, doon sa itinuturing na malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong mamamayan ng Israel ay makalabag sa utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, sila ay nagkasala pa rin kahit hindi nila ito nalalaman. Kapag alam na nila na sila'y nagkasala nga, ang lahat ng mamamayan ay maghahandog ng batang toro bilang handog sa paglilinis. Dadalhin nila ang toro sa toldang tipanan. Pagkatapos ipapatong ng mga tagapamahala ng Israel ang kanilang kamay sa ulo ng toro at saka papatayin sa presensya ng Panginoon. Kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda. At ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 beses sa tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na nasa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito'y malapit sa pintuan ng tolda. At ang gagawin niya sa toro na ito'y katulad din ng ginawa niya sa torong handog sa paglilinis. Kukunin niya ang lahat ng taba ng toro at susunugin sa altar. At susunugin ang toro sa labas ng kampo. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng punong pari, ang mga taga-Israel ay matutubos sa kanilang mga kasalanan at patatawarin ng Panginoon ang mga kasalanan nila. Ito ang handog sa paglilinis para sa buong sambayanan ng Israel. Kung ang isang pinuno ay nakalabag sa utos ng Panginoon na kaniyang Diyos nang hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. At kapag nalaman niya na siya pala ay nagkasala, maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ito ay handog para sa paglilinis ng kanyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin ito sa presensya ng Panginoon sa dakong pinagpapatayan ng mga hayop na inihahandog bilang handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog. At ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Susunugin niya ang lahat ng taba sa altar, katulad ng kanyang ginawa sa mga taba ng hayop, na handog para sa mabuting relasyon. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan, at patatawarin siya ng Panginoon. Kung ang isang pangkaraniwang tao ay makalabag sa alinmang utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. At kapag nalaman niyang siya'y nagkasala, maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan para sa nagawa niyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing na handog sa paglilinis at papatayin niya ito sa may tolda, sa dakong pinagpapatayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog. At ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos, kukunin niya ang lahat ng taba ng kambing katulad ng ginawa niya sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. At susunugin niya sa altar ang taba at magiging mabangong samyo na handog at makalulugod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, ang tao'y matutubos at patatawarin siya ng Panginoon.
Kung tupa naman ang ihahandog ng tao para maging malinis siya sa kanyang kasalanan, kinakailangang ito'y babaeng tupa na walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin sa tolda sa patayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng tupa at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos, kukunin niya ang lahat ng taba ng tupa, katulad ng ginawa niya sa tupang handog para sa mabuting relasyon. At susunugin niya ang taba sa altar, pati na ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy, para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Ikalimang kabanata. Kung ang isang tao'y ipinatawag sa hukuman para sumaksi sa pangyayaring kanyang nakita o nalalaman at siya'y tumanggi, may pananagutan siya. Kung may nakahipo ng anumang bagay na itinuturing na marumi, katulad ng mga patay na hayop na marumi, siya'y nagkasala at naging marumi kahit hindi niya alam na nakahipo siya. Kung siya'y nakahipo ng mga maruming bagay ng tao kahit hindi niya alam na siya'y naging marumi, ituturing pa rin nagkasala siya kapag nalaman niya. Kung ang isang tao ay nanumpa ng pabigla-bigla, mabuti man o masama ang isinumpa niya, siya'y nagkasala kapag nalaman niya ang kanyang ginawa. Kapag nalaman ng isang tao na nagkasala siya ng alinman sa mga nabanggi, kinakailangang ipahayag niya ang kanyang kasalanan. At bilang kabayaran sa kasalanang nagawa niya, maghahandog siya sa Panginoon ng babaeng tupa o kambing bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari para matubos siya sa kanyang kasalanan. Pero kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, maghahandog siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Ang isa'y bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Dadalhin niya ito sa pari at ang unang ihahandog ng pari ay ang handog sa paglilinis. Pipilipitin ng pari ang leeg ng ibon, pero hindi ito puputulin. At ang dugo nito ay iwiwisik niya sa paligid ng altar. At ang natitirang dugo ay ibubuhos sa ilalim ng altar. Ito ang handog sa paglilinis. Ihahandog din ng pari ang isa pang handog na sinusunog, ayon sa paraan ng paghahandog nito. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para matubos ang tao sa kanyang kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Pero kung hindi niya kayang maghandog ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato, maghahandog na lang siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina. Huwag niyang lalagyan ng langis at insenso, dahil ito ay handog sa paglilinis at hindi handog ng pagpaparangal. Dadalhin niya ito sa pari at babawasan ng pari ng 1 dakot bilang pag-alaala sa Panginoon. Ang 1 dakot na iyon ay susunugin niya sa altar, pati ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang handog sa paglilinis. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa anumang kasalanang nagawa niya at patatawarin siya ng Panginoon. Ang natirang handog na harina ay sa pari na, gaya ng ginagawa sa handog ng pagpaparangal. Ang handog na pambayad ng kasalanan. Ibinigay din ng Panginoon ang utos na ito kay Moises. Kapag ang tao'y lumabag sa utos ng Panginoon dahil sa hindi niya ibinigay ang anumang nauukol para sa Panginoon kahit hindi niya sinasadya, kailangang maghandog siya ng lalaking tupa na walang kapintasan bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Maaari rin niyang bayaran ang pilak na katumbas ng halaga ng lalaking tupa ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ito'y handog na pambayad ng kasalanan. Kinakailangan niyang bayaran ang hindi niya naibigay na nauukol sa Panginoon at dadagdagan pa niya ng 20% ng halagang hindi niya naibigay. Ibibigay niyang lahat ito sa paring maghahandog ng tupa bilang handog na pambayad ng kanyang kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Kung may tao namang lumabag sa utos ng Panginoon nang hindi niya alam, siya'y nagkasala pa rin at may pananagutan sa Panginoon. Kung alam na niyang nagkasala siya, kinakailangang magdala siya sa pari ng lalaking tupa na walang kapintasan
na ihahandog niya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Maaari rin niyang bayaran ang pilak na katumbas ng halaga ng lalaking tupa ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanang hindi sinasadya at patatawarin siya ng Panginoon. Ika-anim na kabanata. Ito pa ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa taong lumabag sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa tungkol sa bagay na ipinatago o iniwan sa kanya o pagnanakaw ng mga bagay na iyon o pagsasamantala o pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw niya nakita o pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinman sa mga kasalanang nabanggit. Kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, kinakailangang ibalik niya ang kanyang ninakaw o ang anumang nakuha niya sa pandaraya o ang mga bagay na iniwan o ipinatago sa kanya o ang mga bagay na nawala na nakita niya o anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya pero ang totoo ay nasa kanya. Kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Ibibigay niya ito sa may-ari sa araw na maghahandog siya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Magdadala siya sa pari ng isang tupang walang kapintasan at ihahandog niya ito sa Panginoon bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. At kinakailangang ang halaga nito ay ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanan at siya'y patatawarin ng Panginoon sa alinmang kasalanang nabanggit na kanyang nagawa. Karagdagang mga tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa mga tuntunin ito, tungkol sa handog na sinusunog. Ang handog na ito ay kinakailangang iwanan sa altar hanggang umaga at kinakailangang patuloy ang pagningas ng apoy sa altar. Huwag itong pabayaang mamatay. Kinaumagahan, isusuot ng pari ang mga kasuotan niyang gawa sa telang linen, ang damit pang ilalim na tatakip sa kanyang kahubaran at ang damit panlabas. Kukunin niya ang abo ng handog na iyon at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos magpapalit siya ng damit at dadalhin niya ang abo sa labas ng kampo, sa itinuturing na malinis na lugar. Kinakailangang ang apoy sa altar ay patuloy na nagniningas. Huwag itong papatayin. Tuwing umagay gagatungan ito ng pari at aayusin ng mabuti ang mga handog na sinusunog sa itaas ng mga panggatong, pati na ang mga taba ng hayop mula sa inialay na handog para sa mabuting relasyon. Patuloy na paniningasin ang apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. Karagdagang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal sa Panginoon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal. Ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ang magdadala nito sa Panginoon sa harap ng altar. Dadakot ang pari sa handog na harinang may halong langis at dadalhin niya sa altar, pati ang mga insensong inilagay sa harina. Susunugin niya ito bilang alaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa Panginoon. Ang natitirang harina ay lulutuin at kakainin ni Aaron at ng kanyang mga angkan. Pero ito'y lulutuin nilang walang pampaalsa at doon nila kakainin sa banal na lugar sa bakuran ng toldang tipanan. Inilaan iyon ng Panginoon para sa kanila bilang bahagi ng pagkaing inihandog sa kanya. Ang handog na pagpaparangal sa Panginoon ay napakabanal, katulad ng handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Ang lahat ng lalaking mula sa angkan ni Aaron hanggang sa kahuli-hulihang angkan ay maaaring kumain ito. Dahil ito palagi ang kanilang bahagi sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga humahawak ng mga handog na ito ay dapat banal. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa handog para sa Panginoon na iaalay ni Aaron sa araw ng ordinahan siya bilang punong pari at siya rin gagawin ng angkan niyang papalit sa kanya. Maghahandog siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina. Ito ay handog na pagpaparangal sa Panginoon
na dapat gawin magpakailanman. Ang kalahati nito'y ihahandog niya sa umaga at ang kalahati naman ay sa hapon. Ang harinang ito ay hahaluan ng mantika at lulutuin sa kawali, pagpipira-pirasuhin, at ihahandog sa Panginoon bilang handog na pagpaparangal. Ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa kanya. Kinakailangang sunugin itong lahat dahil ito'y handog para sa Panginoon. Dapat itong sundin magpakailanman. Kailangang gawin ito ng angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari. Ang lahat ng handog ng pagpaparangal ng mga pari ay kinakailangang sunugin. Hindi ito maaaring kainin. Karagdagang tuntunin tungkol sa handog na paglilinis sa kasalanan. Inutusan din ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa ganitong mga tuntunin. Ang handog sa paglilinis ay kinakailangang patayin sa presensya ng Panginoon doon sa patayan ng handog na sinusunog. Ang handog sa paglilinis ay napakabanal. Ang paring maghahandog nito ay dapat kumain nito roon sa bakuran ng toldang tipanan na isang banal na lugar. Ang sinumang makahipo nito ay mahahawaan ng pagkabanal nito. Ang damit na matatalsikan ng dugo ng handog na ito ay dapat labhan doon sa banal na lugar sa tolda. Ang palayok na pinaglutuan ng handog na ito ay dapat basagin. Pero kung kaldero, ito'y dapat kuskusin at hugasang mabuti ng tubig. Ang lahat ng lalaki sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain. Ito'y napakabanal na handog. Pero kung ang dugo ng handog na ito'y dinala roon sa banal na lugar sa loob ng tolda para gawing pantubos sa kasalanan ng tao, hindi maaaring kainin ang natirang karne na inihandog. Susunugin na lang ito. Mga karagdagang tuntunin tungkol sa handog na pambayad ng kasalanan. Ikapitong kabanata. Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad ng kasalanan. Napakabanal ng handog na ito. Ang handog na pambayad ng kasalanan ay doon papatayin sa pinagpapatayan ng mga handog na sinusunog. At ang dugo nito ay iwiwisik sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ihahandog. Ang matabang buntot, ang tabang bumabalot sa lamang loob, ang mga bato at taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Lahat ng ito ay susunugin ng pari sa altar bilang handog sa Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Ito'y handog na pambayad ng kasalanan. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki ng mga pari. Pero dapat nila itong kainin doon sa banal na lugar dahil napakabanal nito. Iisa ang tuntunin sa handog sa paglilinis at sa handog na pambayad ng kasalanan. Ang karne sa mga handog na ito ay para sa paring naghandog nito. Ang balat naman ng hayop na inialay bilang handog na sinusunog ay para rin sa paring nag-alay nito. Ganoon din sa lahat ng handog na butil na inialay bilang handog na pagpaparangal sa Panginoon na niluto sa hurno o sa kawali. At ang lahat ng handog na pagpaparangal, may halo man itong langis o wala, ay para na sa mga paring mula sa angkan ni Aaron at paghahati-hatian nila ito ng pantay-pantay. Mga karagdagang tuntunin para sa handog para sa mabuting relasyon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog para sa mabuting relasyon na iniaalay sa Panginoon. Kung ang hayop na handog para sa mabuting relasyon ay inialay bilang handog ng pagpapasalamat sa Panginoon, sasamahan niya ito ng tinapay. Magdadala siya ng tinapay na walang pampaalsa, katulad ng makapal na tinapay na hinaluan ng langis, manipis na tinapay na pinahiran ng langis, at tinapay na mula sa magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. Maliban dito, magdadala rin siya ng tinapay na may pampaalsa. Siya'y maghahandog mula sa bawat uri ng tinapay na ito bilang kaloob sa Panginoon. At ang mga tinapay na ito na inihandog ay para na sa paring nagwiwisik ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Ang karne ng hayop na inihandog bilang pagpapasalamat sa Panginoon ay dapat kainin ng taong naghandog nito at ng sambahayan niya at ng mga pari sa araw ding iyon at dapat walang matira kinaumagahan. Pero kung ang kanyang handog para sa mabuting relasyon ay inialay niya bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob,
ang karne ay makakain sa araw ng paghahandog at ang matitira ay maaari pa rin kainin kinabukasan. At kung mayroon pa rin matira hanggang sa pangatlong araw, dapat na itong sunugin. Kapag may kumain pa nito sa pangatlong araw, hindi na tatanggapin ng Panginoon ang handog na ito at magiging walang kabuluhan ang handog niya. Ang handog na ito ay ituturing nakasuklam-suklam at magiging pananagutan pa ng sinumang kumain ito. Kapag ang karne ay hindi sinasadyang nadikit sa anumang bagay na itinuturing na marumi, hindi na iyon dapat kainin, kundi susunugin na lang. Tungkol sa mga karneng maaaring kainin, ito'y maaaring kainin ng sinumang itinuturing na malinis ayon sa batas. Pero ang sinumang itinuturing na marumi at kakain ng karneng handog para sa mabuting relasyon ay huwag ninyong ituring na kababayan. Ang sinumang nakahipo ng mga bagay na itinuturing na marumi, katulad ng dumi o sakit ng taong nakakahawa, hayop na itinuturing na marumi, o anumang bagay na kasuklam-suklam, at pagkatapos ay kumain ng karne na inihandog sa Panginoon, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Pagbabawal ng pagkain ng dugo at taba. Nag-utos ang Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, huwag kayong kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop ay maaari ninyong gamitin sa anumang nais ninyo, pero huwag ninyong kakainin. Ang sinumang kakain ng taba ng hayop na maaaring ihandog sa Panginoon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. At saan man kayo tumira, huwag kayong kakain ng dugo ng hayop o ibon. Ang sinumang kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang bahagi ng mga pari sa mga handog. Nag-utos din ang Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, ang sinumang mag-aalay ng handog para sa mabuting relasyon ay dapat magbukod ng bahagi ng handog na iyon para sa Panginoon na ibibigay sa mga pari. At ang bahaging iyon ng handog ay dadalhin mismo ng maghahandog sa altar upang ialay sa Panginoon bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Dadalhin niya ang taba at pitsyo ng hayop at itataas niya ang pitsyo sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, susunugin ang paring namumuno ng seremonya ang taba sa altar, pero ang pitsyo ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. Ang kanang hita ng hayop na inihandog ay ibibigay sa paring naghahandog ng dugo at taba nito. Sapagkat ibinibigay ng Panginoon ang pitso at paa ng inyong handog kay Aaron at sa kanyang mga angkan. Ito ang bahaging para sa kanila magpakailanman. Iyon ang bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon na ibinigay kay Aaron at sa kanyang mga angkan mula sa araw na sila'y itinalagang maglingkod sa Panginoon bilang mga pari. Nang araw na inordinahan sila, nag-utos ang Panginoon sa mga taga-Israel na dapat nilang ibigay ang bahaging iyon ng mga pari na para sa kanila magpakailanman at dapat nila itong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Iyon ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog, handog sa paglilinis, handog na pambayad ng kasalanan, handog sa pagtatalaga, at handog para sa mabuting relasyon. Ang mga tuntuning ito ay ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa ilang, sa bundok ng Sinai, noong nag-utos ang Panginoon sa mga taga-Israel na maghandog sa Kanya. Pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, papuntahin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki roon sa pintuan ng toldang tipanan, at ipunin mo ang lahat ng taga-Israel doon. Sabihin mo sa mga pari na dalhin nila ang kanilang mga damit pampari, ang langis na pamahid, ang toro na handog sa paglilinis, ang dalawang lalaking tupa, at ang basket na may tinapay na walang pampaalsa. Sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon, at nagtipon ang mga taga-Israel sa may pintuan ng toldang tipanan. Sinabi sa kanila ni Moises na ang gagawin niya ay iniutos sa kanya ng Panginoon. Dinala niya sa gitna si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at sila'y pinaliguan. Ipinasuot niya kay Aaron ang damit bilang punong pari, ang damit panloob, ang sinturon, ang damit panlabas, at ang espesyal na damit,
at binigkisang mabuti ng hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipinalagay din ni Moises ang isang lalagyan sa dibdib at doon inilagay ang Urim at Tumim. At ipinasuot din niya ang turban sa ulo ni Aaron at sa harap ng turban ay ikinabit ang gintong sagisag ng pagtatalaga kay Aaron para sa Panginoon. Ginawang lahat ito ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos kinuha ni Moises ang langis at winisikan ang tolda at ang lahat ng nasa loob bilang pagtatalaga ng lahat ng ito para sa Panginoon. Winisikan din niya ng langis ang altar ng 7 beses at ang lahat ng kagamitan na naroon, pati ang planggana at ang patungan nito. Ginawa ito para ihandog sa Panginoon. Pagkatapos, binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron bilang pagtatalaga sa kanya sa Panginoon. At pinalapit niya sa gitna ang mga anak na lalaki ni Aaron at ipinasuot sa kanila ang kasuotan nila na pampari at nilagyan ng sinturon. Ipinasuot din sa kanila ang kanilang mga turban. Ginawa ito ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos nito'y ipinakuha ni Moises ang baka na handog sa paglilinis at ipinatong ni Aaron at ng mga anak niya ang mga kamay nila sa ulo ng baka. Pagkatapos, pinatay ni Moises ang baka at kumuha siya ng dugo. Inilubog niya ang kanyang daliri sa dugo at pinahiran niya ang parang sungay sa mga sulok ng altar para luminis ito. At ang natirang dugo ay ibinuhos niya sa ilalim ng altar. Sa ganitong paraan niya itinalaga ang altar para sa Panginoon upang maging karapat-dapat na lugar na pinaghahandugan ng mga pantubos sa kasalanan. Kinuha rin ni Moises ang lahat ng taba ng lamang loob ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito, at sinunog niya ang lahat ng ito roon sa altar. Ang mga natirang bahagi ng baka, katulad ng laman, balat at lamang loob, ay sinunog niya sa labas ng kampo. Ginawa ito ni Moises ayon sa iniutos ng Panginoon. Pagkatapos, ipinakuha ni Moises ang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ipinatong ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa at iwinisik ang dugo sa paligid ng altar. Kinatay niya ang tupa at hinugasan ang mga lamang loob at paa. At saka sinunog lahat doon sa altar, pati na ang ulo at taba, bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos sa kanya ng Panginoon. Ipinakuha rin ni Moises ang pangalawang lalaking tupa. Ito ang handog para sa pagtatalaga. Ipinatong ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki ang mga kamay nila sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa. Kumuha siya ng dugo nito at ipinahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa niya. Pinapunta rin ni Moises sa gitna ang mga lalaking anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo sa ibabang bahagi ng kanang tainga nila at ang kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwinisik niya ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kinuha rin niya ang mga taba, ang matabang buntot, ang lahat ng taba sa lamang loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito, at ang kanang hita. Pagkatapos kumuha rin si Moises ng tinapay mula sa basket na inihandog sa Panginoon, isang makapal na tinapay na walang pampaalsa, isang tinapay na may halong langis, at isang tinapay na manipis. Pinahawakan niya ang lahat ng ito kay Aaron at sa mga anak nito, pati na ang lahat ng taba at ang kanang hita ng tupa. At itinaas nila ito sa Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, kinuha iyon ni Moises sa kanila at sinunog sa altar kasama ng handog na sinusunog. Iyon ang handog bilang pagtatalaga sa kanila. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kinuha rin ni Moises ang pitso ng tupa at itinaas sa Panginoon bilang handog na itinataas. Ito ang bahagi niya sa tupang handog ng pagtatalaga. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, kumuha si Moises ng banal na langis at ng dugo roon sa altar at winisikan niya si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang kanilang mga damit. Sa ganitong paraan niya sila inihandog, pati ang kanilang mga damit sa Panginoon.
at sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, "Lutuin ninyo ang karne malapit sa pintuan ng toldang tipanan, at ayon sa iniutos ko sa inyo, kainin ninyo ito, kasama ang mga tinapay na nasa basket, na handog para sa pagtatalaga. Ang matitirang karne at tinapay ay susunugin ninyo. Huwag kayong aalis dito sa loob ng 7 araw, hanggat hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ang Panginoon ang nag-utos sa atin na gawin natin ang ating ginagawa ngayon para matubos kayo sa inyong mga kasalanan. Kinakailangang manatili kayo rito araw at gabi sa loob ng 7 araw at gawin ninyo ang ipinapagawa sa inyo ng Panginoon para hindi kayo mamatay. Dahil ito ang iniutos sa akin ng Panginoon na dapat ninyong gawin." Kaya sinunod ni Aaron at ng mga anak niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Sinimulan ng mga pari ang kanilang gawain. 9 Nang 8 araw, pagkatapos ng pagtatalaga, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at ang mga tagapamahala ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na parehong walang kapintasan at ihandog sa Panginoon. Ang baka ay handog sa paglilinis at ang tupa ay handog na sinusunog. Sabihin mo sa mga taga-Israel na magdala sila ng lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. At kumuha rin sila ng baka at tupa na kapwa 1 taon at walang kapintasan at ihandog bilang handog na sinusunog. Kumuha rin sila ng 1 baka at lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Ihahandog nila ito kasama ng handog na butil na may halong langis, dahil magpapakita ang Panginoon sa inyo sa araw na ito. Kaya dinala nila roon sa harap ng toldang tipanan ang lahat ng dadalhin ayon sa sinabi ni Moises sa kanila. At silang lahat ay nagtipon doon sa presensya ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa kanila, "Inuutusan kayo ng Panginoon na gawin ninyo ang paghahandog na ito para ipakita niya sa inyo ang kanyang kapangyarihan." Pagkatapos, sinabi niya kay Aaron, "Lumapit ka sa altar at ialay mo ang iyong handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos ka at ang sambahayan mo sa inyong mga kasalanan. At ialay mo rin ang handog ng mga tao para sila rin ay matubos sa kanilang mga kasalanan ayon sa iniutos ng Panginoon." Kaya lumapit si Aaron sa altar at pinatay niya ang handog na batang toro bilang handog sa paglilinis. Ang dugo nito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak at inilubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwinisik sa parang sungay sa mga sulok ng altar, at ang natirang dugo ay ibinuhos niya sa ilalim ng altar. Sinunog niya sa altar ang mga taba at ang mga bato, pati na ang maliit na bahagi ng atay, ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ang karne at ang balat ay sinunog niya sa labas ng kampo. Pagkatapos, pinatay din ni Aaron ang mga hayop na para sa handog na sinusunog. Ang dugo ay dinala ng kanyang mga anak sa kanya at iwinisik niya sa palibot ng altar. Dinala rin sa kanya ng mga anak niya ang hiniwa-hiwang mga karne ng handog na hayop, pati ang ulo, at sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang lamang loob at mga paa, at sinunog niya ang mga ito sa altar, pati na ang iba pang parte ng handog na hayop. Pagkatapos, dinala niya sa gitna ang mga handog na para sa mga tao. Pinatay niya ang kambing na handog sa paglilinis ng mga tao, katulad ng kanyang ginawa sa una niyang handog na inialay para maging malinis siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, dinala rin niya sa gitna ang hayop para sa handog na sinusunog, at inihandog niya ayon sa paraan ng paghahandog nito. Dinala rin niya sa gitna ang handog na mga butil. Dumakot siya ng 1 dakot na butil at sinunog sa altar kasama ng handog na sinusunog tuwing umaga. Pinatay din ni Aaron ang baka at ang lalaking tupa para sa mga tao na kanilang handog para sa mabuting relasyon. Ang dugo ay dinala sa kanya ng kanyang mga anak at iwinisik niya sa palibot ng altar. Ang taba ng mga ito, ang matabang buntot, ang mga taba sa lamang loob, ang mga bato, pati na ang maliit na bahagi ng atay, ay ipinatong ng mga anak ni Aaron sa pitso ng mga handog na hayop.
at sinunog ni Aaron ang mga taba sa altar. Ayon din sa utos ni Moises, itinaas ni Aaron ang pitso at ang kanang hita ng hayop bilang handog na itinataas. Pagkatapos maihandog ni Aaron ang lahat ng ito, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa mga tao at binasbasan niya. At pagkatapos, bumaba siya mula sa altar at pumasok sina Moises at Aaron sa loob ng toldang tipanan. Paglabas nila, muli nilang binasbasan ang mga tao at ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga tao sa pamamagitan ng apoy na sumunog sa mga handog na nasa altar. Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at nagpatira pa para sambahin ang Panginoon. Namatay si Nadab at Abihu. Ika-10 kabanata. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito'y hindi ayon sa utos ng Panginoon dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila'y mamatay sa presensya ng Panginoon doon sa toldang tipanan. Sinabi ni Moises kay Aaron, iyan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya, dapat malaman ng mga pari na ako'y banal at dapat akong parangalan ng lahat ng tao. Hindi umimik si Aaron. Ipinatawag ni Moises si Mishael at si Elzaphan na mga anak ni Uziel na tiyuhin ni Aaron. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ang mga bangkay ng inyong mga pinsan sa tolda at dalhin ninyo sa labas ng kampo. Kaya kinuha nila ang mga bangkay sa pamamagitan ng paghawak sa mga damit nito at dinala sa labas ng kampo ayon sa utos ni Moises. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang sina Eleazar at Itamar, huwag ninyong guguluhin ang inyong buhok o pupunitin man ang inyong damit para ipakita ang inyong pagluluksa sa namatay. Kapag ginawa ninyo iyon, pati kayo ay mamamatay at magagalit ang Panginoon sa lahat ng taga-Israel. Pero maaaring magluksa ang mga Israelitang kamag-anak ninyo para sa kanilang dalawa na sinunog ng Panginoon. Huwag muna kayong umalis sa pintuan ng tolda. Mamamatay kayo kapag umalis kayo. Dahil pinili kayo ng Panginoon para maging mga pari sa pamamagitan ng pagpahid sa inyo ng langis. At sinunod nila ang iniutos ni Moises. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak ay hindi dapat uminom ng alak o ng anumang inuming nakakalasing kapag papasok sa tolda. Kapag ginawa ninyo iyon, mamamatay kayo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at nang susunod pang mga henerasyon. Dapat ninyong malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para sa lahat, kung alin ang malinis at marumi. Kinakailangang turuan ninyo ang kapwa ninyo Israelita tungkol sa lahat ng tuntuning ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak niyang natitira na sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natirang handog na pagpaparangal mula sa mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Lutuin ninyo iyon ng walang pampaalsa at kainin ninyo malapit sa altar dahil napakabanal niyon. Iyon ang inyong bahagi mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang iniutos sa akin ng Panginoon. Pero ang pitso at hita ng hayop na itinaas at inihandog sa Panginoon ay para sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Kainin ninyo iyon sa lugar na itinuturing nating malinis. Ito'y ibinibigay sa inyo bilang bahagi ninyo mula sa handog ng mga taga-Israel na handog para sa mabuting relasyon. Kapag naghandog ang mga taga-Israel, ihandog nila ang pitso at hita ng hayop, pati na ang mga taba, bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang pitso at hita ay itataas nila sa Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, ibibigay nila ito sa inyo dahil ito ang inyong bahagi sa handog. Ito'y para sa inyo at sa inyong mga angkan magpakailanman ayon sa iniutos ng Panginoon. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na handog sa paglilinis, napag-alaman niyang nasunog na itong lahat. Kaya nagalit siya kina Eleazar at Itamar at sinabihan, bakit hindi ninyo kinain ang handog sa paglilinis sa banal na lugar?
Ang handog na iyon ay napakabanal at iyon ay ibinigay ng Panginoon sa inyo para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang dugo nito ay hindi dinala sa loob ng banal na lugar. Kinain sana ninyo iyon doon sa tolda, ayon sa sinabi ko sa inyo. Pero sumagot si Aaron kay Moises, "Kanina naghandog ang aking mga anak ng kanilang handog sa paglilinis at handog na sinusunog, pero namatay ang dalawa sa kanila. Sa nangyaring ito sa aking mga anak, matutuwa kaya ang Panginoon kung kinain ko ang handog sa paglilinis ngayong araw?" Sumang-ayon si Moises sa sagot ni Aaron. Ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Ikalabing isang kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na lumalakad sa lupa na biyak ang kuko at ninunguyang muli ang kinain nito. Pero huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ninunguyang muli ang kinain nito, pero hindi naman biyak ang mga kuko, katulad ng kamelyo at kuneho. Huwag din ninyong kakainin ang baboy, dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman ninunguyang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruruming hayop ang mga ito. Huwag kayong kakain ng karne ng mga ito o hihipon ng mga patay na hayop na ito. Pwede ninyong kainin ang mga isda sa dagat o tubig tabang na may mga palikpik at kaliskis. Pero huwag ninyong kakainin ang mga walang palikpik at kaliskis. At huwag din kayong hihipon ng mga patay na isdang ito. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga isdang ito. Huwag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawing, kwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak, at paniki. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ibon na ito. Pwede ninyong kainin ang mga kulisap na lumilipad at gumagapang na may malalaking paa sa paglundag, katulad ng balang, kuliglig, at tipaklong. Pero huwag ninyong kakainin ang iba pang mga kulisap na lumilipad at gumagapang. Ituring ninyong kasuklam-suklam ang mga ito. Huwag kayong hihipo ng bangkay ng hayop na hindi biyak ang kuko at hindi ninunguyang muli ang kinain nito. Huwag din kayong hihipo ng bangkay ng mga hayop na apat ang paa at may kukong pangkalmot. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Ang sinumang makahipo ng bangkay nila ay dapat maglaba ng kanyang damit, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na gumagapang katulad ng daga, bubwit, butiki, tuko, bayawak, buwaya, bubuli, at hunyango. Ang sinumang makahipo ng mga bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang bagay na mahulugan ng patay na katawan nito ay magiging marumi. Maging ito'y yari sa kahoy, tela, balat, o sako, at ginagamit kahit saan. Ito'y dapat hugasan ng tubig, pero ituturing pa rin na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag ang palayok o banga ay nahulugan ng patay na hayop na ito, ang lahat ng laman sa loob nito ay marumi na, at ito'y dapat nang basagin. Ang lahat ng pagkain na nilagyan ng tubig na mula sa bangang iyon ay marumi na. At marumi na rin ang anumang inumi na nasa bangang iyon. Ang alinmang mahulugan ng patay na katawan ng mga iyon ay magiging marumi. Kapag ang nahulugan ay pugon o palayok, ituring ninyong marumi iyon at dapat basagin. Ang batis o balon na mahulugan ng kanilang patay na katawan ay mananatiling malinis. Pero ang sinumang makahipo ng patay na katawan na iyon ay magiging marumi. Ang alinmang binhi na mahulugan nito ay mananatiling malinis. Pero kung ang binhi ay nakababad na sa tubig, ang binhing iyon ay magiging marumi na. Kung mamatay ang alinmang hayop na maaaring kainin, ang sinumang humipo nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang kukuha at kakain nito ay dapat maglaba ng kanyang damit, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na gumagapang, dahil kasuklab-suklam ito. Ang anumang gumagapang sa pamamagitan ng kanyang tiyan, o apat na paa o maraming paa, dahil iyon ay marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa mga ito. Dahil ako ang Panginoon
na inyong Diyos. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin, at kayo'y magpakabanal, dahil ako'y banal. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto, para ako'y maging Diyos ninyo. Kaya dapat kayong mamuhay ng banal, dahil ako'y banal. Sa pamamagitan ng mga tuntuning ito tungkol sa lahat ng uri ng hayop, ibon at isda, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi, ang pwede at hindi pwedeng kainin. Mga tuntunin tungkol sa babaeng nanganak. Ikalabindalawang kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung ang isang babae ay nanganak ng lalaki, siya'y ituturing na marumi sa loob ng 7 araw, tulad ng panahong siya ay may buwan ng dalaw. Sa 8th araw, tutuliin ang kanyang anak. Dahil sa siya'y dinudugo pa, maghihintay pa siya hanggang sa makalipas ang 33 araw bago siya ituring na malinis dahil sa dugo ng panganganak. Hindi siya maaaring humipo ng kahit anumang bagay at hindi siya maaaring pumunta sa toldang tipanan hanggang sa matapos ang kanyang paglilinis. Kung babae ang anak niya, ituturing siyang marumi sa loob ng 14 araw, tulad ng panahong siya ay may buwan ng dalaw. Maghihintay pa siya ng 66 araw bago siya ituring na malinis mula sa dugo ng panganganak. Kapag tapos na ang mga araw ng kanyang paglilinis para sa anak na lalaki o babae, magdadala siya sa pari malapit sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang may 1 taong gulang bilang handog na sinusunog at isang inakay na kalapati o bato-bato bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari sa Panginoon para maalis ang kanyang karumihan dahil sa kanyang pagdurugo sa panganganak at magiging malinis siya. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, maghahandog siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa ay bilang handog na sinusunog at ang isa ay bilang handog sa paglilinis. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng pari, maaalis ang karumihan niya at ituturing na siyang malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa babaeng nanganak. Mga tuntunin tungkol sa nakakahawang sakit sa balat. Ikalabintatlong kabanata. Ang mga tuntunin ito ay ibinigay ng Panginoon kina Moises at Aaron. Kung ang balat ng isang tao ay namamaga, may mga butlig at namumuti, iyon ay tanda ng malubhang sakit sa balat. Siya'y dapat dalhin sa paring si Aaron o sa isa sa mga paring mula sa angkan niya. Susuriin ng pari ang balat niya. At kung makita niyang ang balahibo ay namumuti at parang tagos sa laman, may nakakahawang sakit sa balat ang taong iyon. Ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay itinuturing na marumi. Pero kung ang namumuting balat ay hindi tagos sa laman at hindi rin namumuti ang balahibo, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. Sa 7th araw, susuriin siyang muli ng pari. At kung makita niyang ganoon pa rin ang kanyang balat at hindi kumalat, siya'y ibubukod pa rin ng pari sa mga tao sa loob pa rin ng 7 araw. At sa 7th araw, muli siyang susuriin ng pari. At kung gumaling na ang kanyang sakit sa balat at hindi ito kumalat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis na, dahil ito'y butlig lang. Pagkatapos nito, lalabhan ng tao ang kanyang dami, at siya'y ituturing na malinis na. Pero kung kumalat ang mga butlig sa kanyang balat, pagkatapos na siya'y magpasuri sa pari at ipinahayag na siya'y malinis na, dapat muli siyang magpasuri sa pari. At kung kumalat na ang mga butlig, muling ipapahayag ng pari na marumi siya, dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa. Ang sinumang may nakakahawang sakit sa balat ay dapat magpasuri sa pari. Kung sa tingin ng pari ay namumuti ang namamagang balat o namumuti ang balahibo at nagkakasugat na, ito'y isang sakit na paulit-ulit at nakakahawa. Kaya ipapahayag ng pari na marumi siya. Hindi na kailangang ibukod pa siya para suriin, dahil tiyak nang marumi siya. Kung sa pagsusuri ng pari ay kumalat na ang sakit sa buong katawan ng tao, kailangan pa rin niya itong suriing mabuti. At kung talagang kumalat na nga sa buong katawan ang sakit at namumuti na ang lahat ng kanyang balat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nagkakasugat na ang kanyang sakit sa balat,
ipapahayag niya na ang taong ito'y marumi at may sakit sa balat na nakakahawa, at ang lumalabas sa sugat ay ituturing na marumi. Ngunit kung gumaling ang sugat at pumuti ang balat, muli siyang magpapasuri sa pari. At kung makita ng pari na talagang magaling na ito, ipapahayag ng pari na malinis na siya. Kung ang isang tao'y may bukol na gumaling, pero muling namaga o namuti, ito'y dapat ipasuri sa pari. At kung nagkasugat at ang mga balahibo ay pumuti, ipapahayag ng pari na marumi ang taong iyon. Dahil ang taong ito'y may sakit sa balat na nakakahawa at nagsimula ito sa bukol. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman nagkakasugat ang balat at hindi rin namumuti ang balahibo at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. Ngunit kung ito'y kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na siya'y marumi dahil iyon ay tanda na may sakit siya sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumalat at ito'y peklat lang ng gumaling na bukol, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung ang isang tao ay napaso at naimpeksyon ito, at ito ay namumuti o namumula, ito'y dapat ipasuri sa pari. At kung ito'y nagkakasugat at ang balahibo ay namumuti, may sakit siya sa balat na nagsimula sa paso. Ito'y nakakahawa, kaya ipapahayag ng pari na siya'y marumi. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay wala namang nagkakasugat at hindi rin namumuti ang balahibo, at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. At sa 7th araw, muli siyang susuriin ng pari. Kung ang sakit ay kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na marumi siya. Dahil iyon ay tanda ng sakit sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumakalat at medyo gumagaling na, pamamagalang iyon ng napaso. Kaya ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung ang isang tao ay may tanda ng nakakahawang sakit sa balat sa ulo o sa baba, dapat ipasuri niya iyon sa pari. Kung iyon ay sugat na nga, at ang buhok o balbas ay naninilaw at madalang ang pagtubo, ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay marumi, dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa sa ulo o baba. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niya na hindi naman lumalalim ang sugat, at wala nang maitim na buhok o balbas, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. At sa 7th araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit sa balat. At kung hindi naman kumalat at hindi rin nagkasugat ang balat at hindi rin naninilaw ang buhok o balbas, dapat niyang kalbuhin ang kanyang buhok o ahitin ang kanyang balbas, maliban sa bahaging may sakit sa balat. At muli siyang ibubukod ng pari ng 7th araw pa. At sa 7th araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit. At kung hindi na kumalat ang sakit sa balat at hindi rin nagkasugat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kaya lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing na siyang malinis. Pero kung ang sakit sa balat ay muling kumalat sa kanyang katawan, pagkatapos na maipahayag ng pari na malinis na siya, muli siyang susuriin ng pari. At kung kumalat na ang sakit sa kanyang balat, hindi na niya kailangang magpasuri pa sa pari. Kung may buhok o balbas na naninilaw, dahil tiyak na marumi siya. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi iyon kumalat at may itim na buhok o balbas na tumutubo, magaling na iyon. Kaya ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung may namumuti sa balat ng isang tao, kinakailangang magpasuri siya sa pari. At kung ang mga namumuting balat ay maputla, iyon ay mga butlig lang na tumutubo sa balat. Kaya ang taong iyon ay ituturing na malinis. Kung ang isang tao ay nakakalbo sa bandang noo o sa gitna ng ulo, malinis siya. Pero kung may namumula at namamaga sa nakakalbong bahagi ng kanyang ulo, dapat siyang magpatingin sa pari. At kung ang namumula at namamaga ay katulad sa nakakahawang sakit sa balat na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag ng pari na marumi siya. Ang taong may sakit sa balat na nakakahawa ay dapat magsuot ng punit na damit. Guluhin niya ang kanyang buhok at takpan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha. At siya'y sisigaw, "Ako'y marumi! Ako'y marumi!" Siya'y ituturing na marumi habang siya'y hindi gumagaling sa sakit niyang iyon. At dapat siyang tumirang nag-iisa sa labas ng kampo. Mga tuntunin tungkol sa amag sa damit.
Kung ang may sakit sa balat na nakakahawa ay magkakaroon ng amag sa damit na lana o linen o anumang gamit na yari sa balat, ito'y dapat ipasuri sa pari. Pagkatapos suriin ng pari ang damit o balat, ibubukod niya iyon sa loob ng 7 araw. Sa 7th araw, muli itong titingnan ng pari. At kung kumalat pa ang amag, ituturing na marumi ang damit o balat na iyon. At dapat sunugin, dahil ang amag na ito ay kumakalat. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman ito kumakalat, palalabhan niya ang damit o balat na iyon at ibubukod sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, muli itong titingnan ng pari. Kung ang amag ay hindi nagbabago ang kulay, ang damit o balat na iyon ay ituring na marumi, kahit hindi na kumalat ang amag, at dapat sunugin, nasa labas man o nasa loob ng damit ang amag. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang kumukupas ang amag, punitin na lang niya ang bahaging iyon ng damit o balat na may amag. Ngunit kung may lumitaw pa ring amag at kumalat, dapat nang sunugin ang damit o balat. Kung nawala ang amag pagkatapos labhan ang damit o balat, muli itong labhan at ito'y ituturing na malinis na. Ito ang mga tuntunin kung papaano malalaman ang malinis o maruming damit na lana o linen o anumang gamit na yari sa balat na nagkaroon ng amag. Paglilinis ng tao matapos gumaling sa nakakahawang sakit sa balat. 4th Kabanata. Ito ang mga tuntuning ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa paglilinis ng taong gumaling sa malubhang sakit sa balat. Pagkatapos maipahayag ng pari na ang tao'y gumaling na sa kanyang sakit, lalabas ang pari sa kampo at susuriin niya ang katawan ng taong iyon. Kung gumaling na nga siya sa kanyang sakit, magpapakuha ang pari ng 2 malinis na ibong buhay, 1 putol na kahoy na sedro, panaling pula, at 1 kumpol ng halaman na isopo. Papatayin ng pari ang 1 ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig na galing sa 1 bukal. Pagkatapos muli siyang kukuha ng buhay na ibon, kahoy na sedro, taling pula, at halamang isopo, at ilulubog lahat sa tubig na may dugo ng pinatay na ibon. At ang tubig na may dugo ay kanyang iwiwisik ng 7 beses sa taong gumaling sa kanyang sakit sa balat, at kanyang ipapahayag na magaling na ang taong iyon. At pagkatapos, pakakawalan ng pari ang buhay na ibon sa bukid. Pero bago siya ituring na malinis, kinakailangang labhan muna niya ang kanyang damit, magpaahit ng kanyang buhok at balahibo at maligo. Pagkatapos nito, maaari na siyang pumasok sa kampo, pero hindi pa rin siya makakatira sa loob ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Sa 7th araw, muli niyang ipapaahit ang kanyang buhok at balahibo, lalabhan ang kanyang damit at maliligo. Sa 8th araw, kinakailangang magdala siya ng 2 lalaking tupa at 1 babaeng tupa na 1 taong gulang at 1 kapintasan. Magdala rin siya ng 6 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at magdala rin siya ng 1 basong langis. Pagkatapos, dadalhin ng pari ang tao at ang handog niya sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Kukunin ng pari ang 1 lalaking tupa at ang 1 basong langis, at ihahandog niya ito bilang handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, itataas niya ito sa Panginoon bilang handog na itinataas, at papatayin niya ang tupa sa banal na lugar, doon sa pinagpapatayan ng mga handog sa paglilinis at handog na sinusunog. Ang tupang ito na handog ay napakabanal, at ito ay para sa mga pari, katulad ng handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, kukuha ang pari ng dugo ng tupang handog na pambayad ng kasalanan at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong naghandog at sa kanyang kanang hinlalaki sa kamay at paa. Kukuha rin ang pari ng langis at magbubuhos sa kanyang kaliwang palad, at ilulubog niya sa langis ang mga daliri niya sa kanang kamay, at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga at kanang hinlalaki ng kamay at paa ng taong pinahiran niya mismo ng dugo. Ang natitira pang langis sa palad ng pari ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon,
at sa kanya ihahandog ang handog sa paglilinis. Pagkatapos nito, papatayin ng pari ang handog na sinusunog at ihahandog niya ito sa altar, pati ang handog ng pagpaparangal. Ganito ang gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para matubos ang karumihan ng tao at magiging malinis siya. Pero kung mahirap ang tao at hindi niya kayang maghandog ng mga ito, magdala na lang siya ng isang lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kaniyang kasalanan. Itataas niya ang handog na ito sa Panginoon para matubos siya sa kaniyang kasalanan. Magdala rin siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na may halong langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon at magdala pa siya ng 1 basong langis. Magdadala rin siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato, alinman ang kaniyang makakayanan sa mga ito. Ang isa ay bilang handog sa paglilinis, at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog. Sa 2 araw, ang lahat ng handog na ito'y dadalhin niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa may pintuan ng toldang tipanan, at ibibigay niya ito sa pari. Kukunin ng pari ang tupang ihahandog bilang pambayad ng kasalanan, at ang 1 basong langis, at itataas niya iyon sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, papatayin niya ang tupa at kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalakin niya sa kanang kamay at paa. Pagkatapos, maglalagay ang pari ng langis sa kanyang kaliwang palad at ilulubog niya sa langis ang mga daliri sa kanang kamay at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalakin nito sa kanang kamay at paa, doon mismo sa pinahiran ng dugo. Ang natirang langis sa palad ng pari ay ipapahid sa ulo ng tao. Pagkatapos, ihahandog ng pari ang 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa'y handog sa paglilinis at ang isa'y para sa handog na sinusunog. Ihahandog din niya ang handog ng pagpaparangal. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari sa presensya ng Panginoon, maaalis ang karumihan ng tao. Ito ang mga tuntunin tungkol sa paglilinis ng taong may sakit sa balat at kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi niya kaya ang handog sa paglilinis. Ang mga tuntunin tungkol sa mga amag na kumakalat sa bahay. Ito ang sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron tungkol sa dapat gawin kung patutubuin ng Panginoon ang mga amag sa kanilang mga bahay kapag sila'y nasa Kanaan na, ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanila bilang pag-aari. Kung mapuna ng may-ari ng bahay na nagkakaamag ang kanyang bahay, dapat niya itong sabihin sa pari. At bago pumasok ang pari sa bahay na iyon, ipag-uutos niyang ilabas lahat ang kagamitan sa loob ng bahay dahil baka pati iyon ay maibilang na marumi. Pagkatapos, papasok ang pari sa bahay at titingnan niya ang amag. Kapag nakita niyang ang dingding ay parang kulay berde o namumula at parang makapal ang tagos sa dingding, lalabas ang pari sa bahay na iyon at ipapasara niya ang bahay sa loob ng 7 araw. Sa 7th araw, babalik ang pari at muling titingnan ang amag sa bahay. At kung iyon ay kumalat pa sa ibang bahagi ng dingding, ipapatanggal niya ang mga dingding na may amag at ipapatapon sa labas ng bayan, doon sa pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipababakbak niya ang lahat ng bahagi ng dingding sa loob ng bahay. At ang lahat ng binakbak ay ipapatapon din niya sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipag-uutos niya na palitan ang lahat ng bahagi ng dingding na tinanggal. Pero kung pagkatapos nito'y muling magkaamag ang bahay, pupuntahan niyang muli ang pari at muling ipapasuri ito. Kung ang amag ay kumakalat, ituturing na marumi na naman ang bahay na iyon dahil pabalik-balik ang amag sa bahay. Kaya dapat nang gibain ang bahay at ang mga gamit nito'y ipatapon sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. Ang sinumang pumasok sa bahay na iyon na ipinasara ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. At ang sino mang kumain o matulog sa bahay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kaniyang damit. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi na nagkaamag ang bahay, pagkatapos palitan ang mga bahagi ng dingding na may amag, ipapahayag ng pari
na malinis na ang bahay dahil wala ng amag. At para maituring na malinis ang bahay, kinakailangan ng pari ang dalawang ibon, kahoy na sedro, pulang panali, at halamang isopo. Papatayin niya ang isang ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig mula sa bukal, at kukunin niya ang kahoy na sedro, ang pulang panali, halamang isopo, at ang buhay na ibon. At ilulubog niyang lahat ito sa tubig sa palayok na may dugo ng ibong pinatay. At ang tubig na may dugo ay iwiwisik niya ng 7 beses sa bahay. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ibon, tubig na galing sa bukal, buhay na ibon, kahoy na sedro, halamang isopo, at ng pulang panali, malilinis ng pari ang bahay. Pagkatapos, pakakawalan niya ang buhay na ibon sa labas ng bayan. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan sa bahay at magiging malinis na ito. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na nakakahawa at kumakati o namamaga o may butlig o namumuti at tungkol sa amag ng damit at amag sa bahay. At sa pamamagitan ng mga tuntunin ito, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi. Ang mga lumalabas sa katawan ng tao na itinuturing na marumi. 15 kabanata. Inutusan ng Panginoon sina Moises at Aaron na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung may lumalabas sa ari ng lalaki dahil sa kanyang sakit, ang lumalabas na iyon ay itinuturing na marumi. At kahit na magpatuloy ang pagtulo o hindi, ituturing pa rin siyang marumi. At ituturing na marumi ang anumang mahigaan o maupuan niya. At ang sino mang makahipo sa kanya o sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang maduraan ang taong ito ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang maupuan ng taong ito, katulad ng upo ang ginagamit kapag sumasakay sa kabayo, ay magiging marumi. Ang sino mang makahipo ng mga bagay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang makahipo sa taong iyon habang hindi pa siya nakakapaghugas ng kanyang kamay ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang palayok na mahihipo ng taong iyon ay dapat basagin, at ang mga bagay na gawa sa kahoy ay dapat hugasan. Kung gumaling na ang may sakit na ito, maghihintay siya ng 7 araw. Pagkatapos lalabhan niya ang kanyang damit at maliligo ng tubig na galing sa bukal. Sa 8th araw, kinakailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan. At ibibigay niya sa paring maghahandog noon. Ang isa'y bilang handog sa paglilinis, at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan ng taong iyon dahil sa tumutulo sa ari niya. Magiging malinis siya. Kung ang isang lalaki ay nilabasan ng kanyang binhi, kinakailangang maligo siya, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang damit o gamit na yari sa balat na natuluan ng binhi ay kinakailangang labhan, pero iyon ay ituturing pa rin marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag nagsiping ang lalaki at babae at nilabasan ang lalaki ng binhi, kinakailangang maligo silang dalawa, pero ituturing pa rin silang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang isang babae ay may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw, at ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang mahigaan o maupuan niya habang siya'y may buwan ng dalaw ay magiging marumi. Ang sinumang makahipo sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw, at ang anumang kanyang mahigaan ay ituturing na marumi. Kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagtatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi, katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw. At ituturing siyang marumi habang dinudugo siya.
Ang anumang mahigaan niya at maupuan habang siya'y dinudugo ay magiging marumi katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw. At ang sinumang makahipo ng mga iyon ay magiging marumi. Kinakailangang maglabas siya ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung huminto na ang buwanang dalaw ng babae, maghihintay siya ng 7 araw at ituturing na siyang malinis. Sa 8th araw, kinakailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para maalis ang karumihan ng babae dahil sa buwanan niyang dalaw at magiging malinis na siya. Sinabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron na bigyang babala ang mga taga-Israel tungkol sa mga bagay na nakapagpaparumi sa kanila para hindi sila mamatay kapag lumapit sila sa tolda ng Panginoon sa gitna ng kampo. Ito ang mga tuntunin tungkol sa lalaking nilalabasan ng kanyang binhi o may lumalabas sa ari niya dahil sa kanyang sakit. At tungkol sa babaeng dinudugo sa panahon ng buwanang dalaw o dinudugo bago ang kanyang buwanang dalaw. At tungkol sa lalaking sumisiping sa babaeng itinuturing na marumi. Ang seremonya sa araw ng pagtubos. 16th kabanata. Pagkamatay ng 2 anak na lalaki ni Aaron nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabi, sa anumang oras na naising niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya, sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong ulap sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan." Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya at pagkatapos isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen, pang-ilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turban na linen, at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng 2 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 1 lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ihahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos kukunin niya ang 2 kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa 2 kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel. Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kanya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ang mga detalye ng seremonyang iyon. Papatayin ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambahayan niya. Pagkatapos kukuha siya ng lalagyan ng insenso at pupunuin niya ng baga galing sa altar na nasa loob ng tolda. At kukuha rin siya ng 2 dakot ng mabangong insenso na pinong-pino. At dadalhin niya sa loob ng pinakabanal na lugar. Doon sa presensya ng Panginoon, ilalagay niya ang insenso sa apoy. At ang usok nito ay magpapailan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan, kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro at tatayo sa harap ng kahon ng kasunduan na nakaharap sa silangan. At sa pamamagitan ng mga daliri niya, iwiwisik niya ang dugo sa takip ng 7 beses. Papatayin din niya ang kambing bilang handog sa paglilinis para sa mga tao. Dadalhin din niya ang dugo nito sa pinakabanal na lugar at iwiwisik sa takip ng kahon ng kasunduan, katulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro. Ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang pinakabanal na lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ito'y gagawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng tolda na nasa gitna ng maruming mga taga-Israel. Walang sinumang mananatili sa loob ng tolda sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar.
hanggang sa siya'y lumabas. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambahayan niya, at ang lahat ng taga-Israel, saka siya lalabas mula sa pinakabanal na lugar at pupunta siya sa altar malapit sa may pintuan ng tolda. Kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na inihandog at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, iwiwisik niya ng 7 beses ang natirang dugo sa altar para ito'y ihandog sa Panginoon at upang ito'y linisin sa karumihan dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paglilinis sa pinakabanal na lugar at sa iba pang bahagi ng tolda pati na ang altar, dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang 2 kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos, ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang magpakawala nito, roon sa ilang. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel, doon sa ilang. Pagkatapos, papasok si Aaron sa tolda at huhubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari na kanyang isinuot bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar at iiwan niya iyon doon. Maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda at sa kanya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos, lalabas siya at ihahandog ang 2 handog na sinusunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang kasalanan ng mga taga-Israel. Susunugin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na iniaalay bilang handog sa paglilinis. Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinala sa pinakabanal na lugar para sa paglilinis ay kailangang dalhin sa labas ng kampo at sunugin. At ang taong magsusunog nito ay kinakailangang maglaba rin ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ito naman ang mga tuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama nila. At ito'y dapat sundin magpakailanman. Sa 10th araw ng 7th buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho, katulad ng araw ng pamamahinga. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa mga susunod na salinlahi, ang paring napili at inordinahan upang pumalit sa kanyang ama bilang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari at gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa pinakabanal na lugar ng iba pang bahagi ng tolda pati na ang altar ng mga pari at ng mga mamamayan ng Israel. Kinakailangang sundin nila ang mga tuntuning ito magpakailanman at ito'y gagawin nila minsan sa 1 taon. At ginawa ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang mga tuntunin tungkol sa tamang lugar ng paghahandog. 17th kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Ang sinuman sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar, maliban sa toldang tipanan ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa, kaya huwag ninyo siyang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito'y ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Iwiwisik ng pari ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghahandugan para sa Panginoon, malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos, susunugin niya ang taba ng mga hayop, at ang mabangong samyo nito'y makalulugod sa Panginoon. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing, dahil ito ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon, magpakailanman. Kayong mga taga-Israel, at ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, tandaan ninyo ito. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng anumang uri ng handog sa ibang lugar at hindi sa may pintuan ng tolda, ay huwag na ninyong ituring na kababayan.
ang sino man sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon, at huwag na ninyong ituring na kababayan, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo, at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Ang sinuman sa inyong huhuli ng hayop o ibon na maaaring kainin, dapat niyang patuluin ang dugo at tabunan ng lupa. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya nga sinabi sa inyo ng Panginoon na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sinuman sa inyong kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sinuman sa inyo, katutubong Israelita man o dayuhang kumain ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, kailangan niyang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag hindi niya nilabha ng kanyang damit at hindi naligo, may pananagutan siya. Ang mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay. Ikalabing-walong kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Ehipto, kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin, dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae, dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa, dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa, dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae, dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae, dahil ito'y magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon, dahil baka anak o apo mo iyon at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa, habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwanang dalaw, dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba, dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek, dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop, dahil ito ay napakasama, at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain, dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupain ibinigay ko sa inyo. At kahit ang lupain ay nadungisan, dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalhan ko ng mga salot ang lupain iyon para sila'y magsialis doon. Pero kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawain iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupain iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain iyon, paaalisin ko rin kayo sa lupain iyon, katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sinumang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain ito ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniuutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo, para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Iba't ibang kautusan.
Ikalabingsyam na kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel, "Magpakabanal kayo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan o gagawa ng mga imahe nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. At ang sino mang kumain ito ay mananagot, dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin, at huwag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubasan. Huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan, dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi, at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong magchismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala, para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa iisang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Pero huwag silang patayin, dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng toldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng 3 taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa 4th na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa 5th taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karneng may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. At huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw, dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga, at igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon.
Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang niyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan, at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili, dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Mga parusa sa mga kasalanan. Ikadalawampung kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, ang sinuman sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos Diyosang si Molech ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko ang taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat dahil sa paghahandog niya ng kanyang anak kay Molech, dinungisan niya ang lugar na pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong iyon ay hinahayaan ninyo sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molech. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at magpakabanal kayo. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay kailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilalapastangan niya ang kanyang ama. Kaya siya at ang babae ay dapat patayin. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang ama ay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin. Dahil masama ang kanilang ginawa. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin. Dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat siyang patayin, pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwanang dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inilalagay niya sa kahihiyan ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahihiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. At dahil masama ang ginawa nila, mamamatay silang dalawa na walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing padadalhan ko sa inyo, para roon kayo manirahan. Ang mga taong paaalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamaang ito, at dahil dooy, itinatakwil ko sila. Kaya huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila. At ayon na rin sa aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing iyon na maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo.
Ako ang Panginoon na inyong Diyos na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbawal ko. Kayo'y magpakabanal, dahil ako ang Panginoon ay banal. At kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging aking. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Mga tuntunin tungkol sa mga pari. 21 kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga pari mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao, maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak, gaya ng inyong ina, ama, anak, kapatid na lalaki, o dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. Huwag din ninyong dungisan ang inyong sarili sa inyong pagpunta sa libing ng kamag-anak ng inyong asawa. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok, o puputulan ang inyong balbas, o susugatan ang inyong katawan. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin na inyong Diyos, at huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Ito'y dapat ninyong gawin, dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin, na siyang pagkain ko. Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi, dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw, o ng babaeng hiwalay sa asawa, dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. Kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita, dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal, dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. Kung kayo'y may anak na babae na nagdudulot ng kahihiyan sa inyo dahil sa nagbebenta siya ng panandaliang aliw, siya'y ituturing na marumi. Dapat siyang sunugin. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay, kahit na iyon ay kanyang ama o ina. At dahil siya itinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis ng pagtatalaga, hindi siya dapat umalis sa toldang tipanan, dahil kapag siya'y umalis doon at sumama sa libing, marurumihan ang tolda. Ako ang Panginoon. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat Israelitang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng biyuda o ng babaeng hiwalay sa asawa o ng babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ang mga anak niya. Ako ang Panginoong humirang sa kanya para siya'y maging banal. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron. Walang sino man sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar, dahil madudungisan ang aking tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkaing bahagi ng mga pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para maging akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga Israelita. Ang mga handog sa Panginoon. 22 kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Ang sinumang anak ni Aaron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon na hihipo ng handog para sa akin, ngunit siya'y itinuturing na marumi, ay hindi na makapaglilingkod bilang pari.
Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat, o may sakit na tulo, o nakahipo ng anumang bagay na marumi, dahil nadikit ito sa patay, o nilabasan ng binhi, o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaligo na. Pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop, dahil kapag ginawa ninyo ito, kayo'y ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambahayan lang ang makakakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain ito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa. Pero maaaring kumain ang inyong aliping binili o ipinanganak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaaring kumain ito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Pero kung siya'y nabiyuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa at wala silang anak, at muling tumira sa kanyang ama, siya'y maaaring kumain ng pagkaing tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ang kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain ito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa akin. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, sa lahat ng mga Israelita, pati na sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Kung ang iaalay ay handog na sinusunog bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ang kailangan ay lalaking baka o tupa o kambing na walang kapintasan para tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog ng may kapansanan dahil hindi ko iyon tatanggapin. Kung ang handog para sa mabuting relasyon sa akin ay inialay bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ito'y kailangang baka, tupa, o kambing na walang kapintasan upang ito'y tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog sa akin ng bulag, may bali, may sugat, o may sakit sa balat. Huwag ninyo itong ialay sa altar bilang handog sa akin sa pamamagitan ng apoy. Pero maaari kayong mag-alay ng handog na kusang loob na baka o tupang bansot o may kapansanan ang isang bahagi ng katawan. Pero hindi ito maaaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Huwag kayong maghahandog sa akin ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Huwag ninyong gagawin iyon sa inyong lupain. Huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin, dahil hindi ko iyon tatanggapin. Ang bagong ipinanganak na baka, tupa o kambing ay dapat manatili sa kanyang ina sa loob ng 7 araw. Pero mula sa 8th araw, maaari na itong ialay sa akin bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Huwag ninyong ihahandog ng sabay sa isang araw ang baka o tupa at ang kanyang anak. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. At dapat ninyo itong kainin sa araw ding iyon ng paghahandog, at huwag kayong magtitira hanggang sa kinabukasan. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan, at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon. Mga espesyal na araw ng pagsamba. 23rd kabanata.
Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga. May anim na araw kayo para magtrabaho, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo, dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito, sa halip ay magtipon kayo para sumamba, dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ay mga natatanging araw upang magtipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan at sa 15th araw ng buwan ding iyon. Magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw ang pistang ito, at sa mga araw na iyon, ang tinapay na kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. At sa 7th araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon nga kayo at sumamba sa Panginoon. Ang pista ng pag-aani. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, ihandog ninyo sa Kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin ninyo ito sa pari sa susunod na araw, pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. Kasama nito, maghandog din kayo ng 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon at 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Mga handog ito sa pamamagitan ng apoy at ang mabangong samyo nito'y makalulugod sa Panginoon. Kung hindi pa kayo nakapaghahandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito may sariwa o binusa o nilutong tinapay. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Pagkatapos ng 7 linggo mula sa araw na kayo'y naghandog ng mga ibinigkis na ani, muli kayong magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinigkis ng unang ani ninyo. Ito'y sa 50th araw, ang araw pagkatapos ng 7th araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay 2 tinapay, na bawat isa ay gawa sa 4 kilo ng magandang klaseng harina na may pampaalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itinataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdala rin kayo ng 7 lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapansanan, 1 batang toro, at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Ihahandog ninyo ang mga ito bilang handog na sinusunog, kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog ito para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 2 tupa na 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari sa presensya ng Panginoon ang 2 tupa at ang handog na mula sa unang ani. Ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayong magtatrabaho sa araw ding iyon, kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid, at huwag na ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pista ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Sa unang araw ng 7th buwan, magpahinga kayo para alalahanin ang Panginoon. Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo para sumamba sa Kanya. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon.
ang araw ng pagtubos. Ang 10th araw ng 7th buwan ding iyon ay araw ng pagtubos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, kundi magtipon kayo sa pagsamba sa Panginoon na may pag-aayuno at pag-aalay ng handog sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa inyong mga kasalanan sa Panginoon na inyong Diyos. Ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Papatayin ng Panginoon ang sinumang magtatrabaho sa araw na iyon. Kaya magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng 9th na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol at ito'y ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw. Sa unang araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip, magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa 8th araw, hindi rin kayo magtatrabaho, kundi muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng inyong pagtitipon. Iyon ang itinakdang espesyal na mga araw na magtitipon kayo para sumamba sa Panginoon at para mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dapat magdala kayo ng mga handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at mga handog na inumin. Ang mga handog na ito ay kinakailangang ihandog ninyo sa itinakdang araw ng paghahandog nito. Ipagdiwang ninyo ang itinakdang mga araw na ito bukod pa sa lingguhang araw ng pamamahinga na ginagawa ninyo. At ang mga handog na ito ay dapat ninyong ialay dagdag sa inyong mga kaloob. Mga handog para tuparin ang isang panata at handog na kusang loob na iniaalay ninyo sa Panginoon. Tungkol naman sa pista ng pagtatayo ng mga kubol, ipagdiriwang ninyo ito para parangalan ang Panginoon mula sa 15th araw ng 7th buwan, pagkatapos ng anihan. Ipagdiwang nyo ito sa loob ng 7 araw. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa 8th araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagandang bunga ng mga punong kahoy, mga dahon ng palma, mga mayayabong na sanga ng puno sa lambak, at kayo'y masayang magdiwang sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa loob ng 7 araw. Ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa 7th buwan bawat taon para parangalan ang Panginoon. Sa loob ng 7 araw, lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng inyong mga anak na pinatira ng Panginoon na inyong Diyos ang inyong mga ninuno sa mga kubol nang sila ay inilabas sa Ehipto. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang tungkol sa mga itinakdang pagdiriwang sa pagsamba sa Panginoon na sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. 24th na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang ulibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto, kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan, para patuloy itong magningas sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takipsilin, at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang mga tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Magluto kayo ng 12 pirasong tinapay, na ang bawat isa ay gawa sa 4 kilo ng magandang klaseng harina. Pagkatapos, ilagay ninyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng 2 hanay, tig-6 ang bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay.
dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito'y tungkulin ninyong mga Israelita magpakailanman. Ang mga tinapay na ito'y para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar, doon sa tolda. Dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon, at ito'y para sa kanila magpakailanman. Ang parusa sa panlalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa. May isang tao noon na ang ama ay isang Ehipsyo at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina niya ay si Shelomit, na anak ni Dibri, na mula sa lahi ni Dan. Siya'y nakipag-away sa isang Israelita roon sa kampo, at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala nila siya kay Moises. At ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin." At ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magpatong ng kanilang mga kamay sa ulo niya bilang patunay na siya'y dapat managot. At pagkatapos, babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sinumang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot. At dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Ang sinumang pumatay ng tao ay dapat ding patayin. At ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinakta ng sinuman ang kanyang kapwa, kailangang saktan din siya, katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buto ng iba, babaliin din ang buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya. Ang sinumang makapatay ng hayop ng iba ay dapat niya itong palitan. Ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito'y para sa inyong lahat, katutubong Israelita man o dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang taong iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kampo at binato ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang taon ng pamamahinga ng lupa. 25 kabanata. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita, "Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid tuwing 7 taon para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani. Pero sa 7 taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo, ang inyong mga aliping, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga niyong hayop, at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupaing." Ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Tuwing 49, sa 10 ng 7 buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trumpeta sa buong lupaing. Ang 50 ay ituring ninyong natatanging taon, dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito na taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukirin, at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng mga ari-ari ang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito, bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli.
Kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo. Sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko, para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titirahan, at hindi kayo mawawala ng pagkain, dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa 7th taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing 6th taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa 3rd taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa 8th taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong 6th taon at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa 9th taon. Huwag ninyong ipagbibili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa, dahil ang lupain ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung maghirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupain kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, at saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatili ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya ng walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapadirang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng 1 taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng 1 taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila, dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili, dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis na kahirapan ng inyong kapwa Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, huwag ninyo siyang pagtrabahuhin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya, at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak, at mapapasa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko. Kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto. Kaya huwag ninyong ipagbibili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos.
Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahang kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping nabili ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo. At maaari nyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay ipinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahang kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, tiyuhin, pinsan, o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maaari ring siya mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kukwentahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang naglingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa. At ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya'y binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangang ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganoong paraan, maaari pa rin silang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman, dahil alipin ko kayo. Ako ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ang gantimpala sa mga masunurin. Ika-26 na kabanata. Huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato, o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga, at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon, para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya gigiik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban at papatayin ninyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100 at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad ko ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani, na hindi pa nauubos sa lalagyan hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos ninyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para huwag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya. Ang parusa sa mga sumusuway. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin, at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot, dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling, at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin, at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan, dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ang inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban at kayo'y sasakupin itong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila,
tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho. Dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mababangis na hayop at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain, kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakakain nga kayo, pero hindi kayo mabubusog. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan at itatakwil ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at mga sambahan. At hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan na gigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod. At pangangalatin ko kayo sa mga bansa. Habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar, makakapagpahinga na ang inyong lupain. Sapagkat noong nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi ninyo ito pinagpahinga kahit na sa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makakapagpahinga na ito habang nasa ibang lugar kayo. Kayong mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar ay padadalhan ko ng labis na pagkatakot. At kahit na kaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin, kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandarapa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban. At ang matitira sa inyo ay unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak, at Jacob, at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangang paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin, at para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban. Hindi ko kayo lilipuli na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Ehipto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako. Ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita roon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Ang pagtubos ng mga bagay na inihandog sa Panginoon.
Ikadalawamputpitong kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Kung ang isang tao ay inihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panata, ang taong iyon ay maaari pang matubos sa panatang iyon. Kung babayaran niya ng pilak, ang kanyang halaga ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Sa edad na 1 buwan hanggang 4 na taon, lalaki, 5 pirasong pilak, babae, 3 pirasong pilak, sa edad na 5 hanggang 19 na taon, lalaki, 20 pirasong pilak, babae, 10 pirasong pilak, sa edad na 20 hanggang 59 na taon, lalaki, 50 pirasong pilak, babae, 30 pirasong pilak, sa edad na 60 taon pataas, lalaki, 15 pirasong pilak, babae, 10 pirasong pilak. Kung dukha ang nagpanata at hindi kayang magbayad ng nasabing halaga, dadalhin niya sa pari ang taong ipinanata niyang ihahandog sa Panginoon, at ang pari ang siyang magbibigay ng halaga, ayon sa makakayanan ng tao. Kung ang panatang handog ay hayop na maaaring ihandog sa Panginoon, ang hayop na iyon ay sa Panginoon na. Iyon ay hindi na niya maaaring palitan, kahit mas maganda pa ang kanyang ipapalit. Kapag pinalitan niya ito, ang hayop na kanyang ipinanata, pati ang ipinalit ay parehong sa Panginoon na. Kung ang kanyang panatang hayop ay tinuturing na marumi at hindi maaaring ihandog sa Panginoon, dadalhin niya iyon sa pari. Titingnan iyon ng pari kung mabuti ba ito o hindi, at bibigyan niya ito ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang hayop, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Kung bahay naman ang panatang handog sa Panginoon, titingnan muna ng pari ang nasabing bahay, kung mabuti ba ito o hindi, at sa kanya bibigyan ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bahay, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bahay at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito at saka ibabalik sa kanya ang bahay. Kung ang inihandog naman sa Panginoon ay bahagi ng lupaing minana sa kanyang mga magulang, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng binhing maaaring ihasik sa lupaing iyon. Sa bawat kalahating sako ng binhing maihahasik, ang halaga ng lupa ay 20 pirasong pilak. Kung ihahandog niya ang kanyang bukid pagkatapos ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ganoon pa rin ang halaga nito. Pero kung sa bandang huli na niya ihahandog, bibigyan ito ng halaga ng pari ng mas mababa, batay sa dami ng taon na natitira hanggang sa susunod na taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bukid, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bukid at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito, at saka ibabalik sa kanya ang bukid. Pero kung ipagbili niya ang bukid ng hindi pa niya natutubos, hindi na niya ito mababawi. At pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, iyon ay sa Panginoon na at hindi na niya mababawi pa. Iyon ay magiging pag-aari na ng mga pari. Kung ang inihandog naman ay lupang binili, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng natitirang taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Dapat itong tubusin ng taong iyon. At ang halagang itinubos ay sa Panginoon na. Sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang nasabing lupain ay isasauli sa may-ari na nagbenta ng lupain iyon. Ang lahat ng halaga ng mga ito na inihandog sa Panginoon ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang panganay na anak ng hayop ay sa Panginoon na, kaya ito'y hindi na maaaring ihandog sa kanya. Ito ay sa Panginoon, maging baka man ito o tupa. Pero kung ang hayop ay itinuturing na marumi, iyon ay maaaring tubusin ng may-ari. Babayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Pero kung iyon ay hindi tutubusin ng may-ari, ipagbibili iyon ng pari ayon sa itinakdang halaga. Ang anumang bagay na lubusang itinalaga sa Panginoon ay hindi na maaaring ipagbili o tubusin, maging ito'y tao o hayop o lupaing minana, dahil iyon ay sa Panginoon na. Ang taong lubusang inihandog sa Panginoon ay hindi na maaaring tubusin. Dapat siyang patayin. Ang 10th bahagi ng lahat ng ani
ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang 10th bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng 10th bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na at hindi na maaaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita.